This is for you, Michael Rascaro, 2417. Combination of Thomas X and Porsche 911. Close vents. Hope you like it. Good morning guys, good afternoon, good evening sa inyong lahat. So, bago ang lahat, gusto ko nga muna pala magpasalamat dun sa mga tumulong sa akin dun sa pag-import ng mga ibon na yan. So shout out kay Sir Eric Madrigal, tapos si Sir Robert. So yun sila yung parang nangusumi sa akin nung una kasi wala akong talagang alam dyan sa pag-i-import-import ng ibon na yan. So natulungan lang tayo na piniim ko si Sir Eric Madrigal, dahil siya naman yung nandun sa US talaga at saka very well known na fancier at maasahan din talaga. So Eric Madrigal, handang tumulong para doon sa mga fancier. So maganda yung puso niya para sa pagtulong, lalo na sa kagaya ko. Noona, padala ko ng pera doon eh wala, hindi sa kanya ko pinadala muna yung pera para doon sa shipping fee at sa kung ano-ano pa. So hindi nakuha yung ibon ay yung pera kasi nga yung ano nila doon parang Western Union, hindi parang pito o pang-walo na ata na puntahan niya na Western Union, hindi pwedeng kumuha doon, puro ang ano lang, puro padala lang dito sa Pilipinas. O nagkataon nung time na yon kasi pang-walo, sabi niya sa akin, Mike, ito pang-walo ko na pupuntahan, malaki to na Western Union, sabi niya sa akin. Pagka wala pa dito ay kailangan nating ano, umisip ng paraan para mapadala dito nga yung pera ulit. So salamat doon sa kaibigan din ni Sir Eric Madrigal na si Sir Robert. Sir, shout out at salamat sa iyo. Siya yung nagano sa akin na dito mo ipadala yung pera sa bangko ko tapos ko convert sa USD money. So ganun yung nangyari. So salamat. Ngayon dahil sa mga contact natin, nakaano na tayo. May rekta na tayo sa direct tayo dun sa shipping dun mismo sa nag-shipper talaga dun mismo nagpapadala. So kung kayo dyan o gusto nyo mag-galing US o pwede nyo akong kontakin o pwede natin na dun ipadala kung saan yung ano yung shipper na kinukuha, na pinagdadalan ko rin ng mga ibon tsaka dun sa may kakilala ko na nag-import din ng mga ibon. So meron tayong naging kaibigan na medyo big time. Eh pag medyo big time, ayaw lang kasi magpakilala. So sa kanya galing yung mga ibon na kinuha natin. Masaya-masaya ako, lalo dun sa mga hipo ng ibon. So hindi ako nagkamali nung ano, ng kinuha ng ibon. Tsaka dun sa nagbigay ng ibon na yung pinili ko talagang ibon na gusto ko yung medium size lang, ayoko ng malalaking ibon. So ganun nga yung mga ibon ni Sir Ganius na nakuha ko, lalo yung mga Porsche tsaka yung mga ibon niya talaga. So ganun kasi gusto kong hipo na ibon. So hanggang ngayon pag inihipo, isang oras lang, ay isang kain lang to mga to, isang kain lang sila sa isang araw, pero ang gaganda pa rin ang katawan. So yung vlog ko nung nakaraan na mayroong nakawala na ibon, so yun yung bago pa lang sila na, yung kararating pa lang dito na parang prank. So, pasensya na kayo at para medyo ano lang, para medyo may konting kabalang pakaba. So yung mga ibon ngayon, eto meron silang itlog na, yan, naglilimlim siya. Pakita natin. Naglilimlim siya. Oh. Ayan. Ayan, naglilimlim na siya. Ayan, tapos etong dalawa na to, paitlog na rin. Tsaka ito, paitlog na rin. So ito, pinaris ko doon sa ibon ko. So pakita ko sa inyo yung pairing na ginawa ko. Pakita ko sa inyo yung pairing na ginawa ko.
Ayan. So hanggang ngayon, nagdandanda ako sa makatawan ng mga ipon. So ayan, papakita ko sa inyo. Ito. 1-8. Ito yung unang pinakita ko rin sa inyo dati, nung unang dating sila. Ayan. Yung lahat ng green na yan, Porsche tsaka Thomas 6. So, dalawang linggo na sila. Ayan. Isang beses lang kumakain yung mga yan. Ang ganda pa rin ang katawan, no? Bilog na bilog. Sarap pawakan. Ayan. Gandang-ganda pa rin ako dun sa katawan talaga nila. Gustong-gusto ko yung hipo ng mga katawan ng ibon na to. Eto si Thomas 6 tsaka Porsche. Ang ipinaris ko sa kanya yung eto naman. Eto line breed ni Span Silver. Ito. Ayan. Ayan yung nakalagay doon sa record. Tsaka doon sa strain maker. Tsaka nabago. Blue Diamond. Ayan. Span Silver na line breed. Ito, tumubo na nga yung buntot niya. Walang buntot po ng nakaraan. Ganda pa rin yung mga pakpak nila. Ayan. Ang ganda ng katawan, no? Isang beses lang kumakain itong mga to. Maganda pa rin yung nila. Ito, paitlog na to eh. So, masaya ako doon sa mga nakuha kong ibon na to. Ayan. May pairing na sila. So, ito naman. Yung isang Thomas 6. Pinaris ko naman sa ibon ko. So, Janssen Vandenbroek yung pinaris ko. So, maganda pa rin katawan nila. Yan. So, paitlog na rin tong mga to. Medyo nabipis na siya ng konti eh. Ito naman yung pinaris ko sa kanya, ilap. Ito, Janssen Vandenbroek to, kapatid nila Tala. So, slate ang kulay niya. So, sa side kasi ng Janssen, naglalabas sila ng slate. Pero madalang sila maglabas ng slate. Siguro sa mga 5 o 1 o 6 o isang slate lang nilalabas nila. Dupar at checkered talaga. Ayan. Ito ay Janssen Vandenbroek. Ganda, parehas sila ng katawan, parehas ng hipo. So sana maglabas ng ng magandang resulta yung mga magiging anak na ito. So yung iba, yung ibang mga magiging anak niyan, o yung mga medyo marami na nag-PM sa akin na gustong kumuha ng pwede naman yung mga hipo na yan, i-share natin yung ibang mga yung ibang mga lines nila. Kasi napakamahal bumili. Sa pag nag-import ka talaga, napakamahal. Eh, etong mga to, pwede natin i-share nang hindi naman ganun kamahal yung mga ang presyo. Pero yun at yun pa rin kasi ang ginawa ko, sila-sila yung pinagpares ko para mataas yung dugo. Tsaka gustong-gusto ko yun talaga yung katawan nila. Masaya ako dun sa mga ibon na nakuha ko talaga. Ayan. Ah,
Tapos guys, meron mga nag-PM na sa akin na gusto raw nila ng mga talagang direct na ganito, na imported na ibon. Line ng mga ginawa ko rin na ibon. So meron naman tayong pwede i-share sa kanila na mga direct na. Meron akong paparating na sampo na direct mga kapatid niya ito. Baka mas ano pa yun eh. Mas naunang ano pa. 2022 yung mga yun. Ito yung iba, 2022 tsaka 2023 ata yun, 2023. Kaya medyo alanganin pa yung iba. So yung mga darating ko, o ang sinabi ko dun sa kinuhanan ko, gusto ko yung medyo yung pwede nang i-breed. Kasi yung mga kaibigan natin dyan, yung mga fancier talaga na seryoso sa pag-iibon, so siyempre gusto nila agad maparami yung ibon. So ang kinuha ko doon, yung medyo may edad-edad na, halos 2022 ata yung mga ano, nakita ko na yung mga ring niya, 2022. So mga kapatid ng mga ano, mga Thomas 6 tsaka sa Porsche. Tapos meron pa yung mga, halos karamihan talaga ang kinuha ko, halos lahat, puro mga ganus. So ako mahilig ako sa gusto ko yung katawan nila, mahilig ako sa mga speedbird. So meron din naman silang may long din naman, kasi si yung mga magulang nito eh talagang multiple champion. Makikita mo dun sa pedigree nila, at puro first, mga car winner, Victoria Falls, halos lahat ng ano ng OLR kasi sinasalihan ni Sir Ganus. So yung mga nagcha-champion na iba, kung di mo siya mag-champion, binibili niya rin yung mga champion, kaya salang-sala yung mga ibon niya. So kay Sir Ganus naman, hindi ka basta-basta makakuha. By September, pag natuloy yung shipping, meron ako 10 ibon na darating. Yung mga tropa na nagre-request ng direct na import na kukunin natin, so pwede kong i-share sa kanila. So yung mga seryoso lang, kasi hindi biro yung presyo. So yun yung mga paparamihin din natin dito, tapos ilalaro din natin. So hindi naman porket ganyan, kailangan masubukan ko rin yung lipad nila kung paano dito sa akin. So tingin ko naman mag-enjoy ako, dahil nga yung mga ibon, iba rin kasi yung pakiramdam na gusto mo yung mga kinuha mong ibon eh. Iba yung pakiramdam, alam mo ba yung parang yung kotob mo, parang ganon. So lagi naman tumatama naman ako kahit papano doon sa mga nakukuha kong gano'n na nararamdaman ko. So sana itong mga pakiramdam ko, magandang pakiramdam ko dito sa mga to ay magkatotoo. So sa ngayon, paparamihin muna sila. Tapos yung ibang mga darating, ibibreed ko para i-share din naman doon sa iba. So yung iba naman talagang ilalaro ko lahat. Ilalaro ko talaga yung mga ano, yung mga anak nila. Tapos yung iba, i-cross ko dun sa mga ano ko, sa mga Janssen Vandenbroek ko. Kasi gusto ko yung ganun din yung katawan na makuha. Yung bilugan na ano, parang maskulado. So yun yung mga gagawin ko ngayon. So update ko uli kayo sa mga susunod na vlogs natin. At makikita nyo yung mga ibon na bago na darating dito sa loob ko. So i-share ko lahat sa inyo yan. Lahat ng mga kinuha kong mga important birds, so i-share natin yan sa hindi naman ganong kalaking halaga. So makaka-afford naman ang lahat. So maraming salamat sa inyo, maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa aking YouTube channel, at marami pa tayong mga dog visit at mga kaalaman na i-share sa inyo. So huwag kayong magsawa, yung mga seryoso mag-iibon. Maraming salamat sa inyo, maraming salamat sa pagsuporta niyo lagi sa akin. What's up, Pa?